Magandang araw mga kaibigan. Sa video po ngayon ay gagawin natin yung part 2 para sa installation video ng Smart Start System dito sa Navara. Yung first part po, napakita ko sa inyo kung paano ko yun in-install, ganun din kung paano ko ginawa yung mga wirings. Tapos nasasabi ko lagi doon na after ng installation nito, still magiging active yung aking immobilizer. Kasi nga, hindi ko siya ibabypass. Kaya nga, on the last part ng video, nabanggit ko sa inyo doon na hahanap ako ng magandang location kung saan pwede kong ilagay itong bagong T-fab na kinonvert ko para sa Navara. Ang idea ko po kasi ay i-relocate ko yon or i-extend ko kung saan ko ilalagay itong bagong T-fab na handun din yung nirelocate o inilipat ko na immobilizer coil. In that way, hindi ko iiwanan yung microchip nito sa loob kasi nga po, para i-bypass nyo yung immobilizer, kailangan iwan nyo yung microchip nito at ilagay nyo malapit dun sa ignition barrel. So ngayon po, gawin na po natin yung second part ng video. Mag-concentrate tayo doon sa immobilizer coil. So tara, gawin natin. Ito yung immobilizer coil ng Navara. May cover to na plastic, tanggalin ko lang. Kung mapapansin nyo, yung mga wire nyan o yung magnet wire, masyadong manipis. Itong sa akin, meron ako ritong nakuha na actually sumobra lang ito dun sa isang project ko. Magnet wire ito na size 26. AWG 26. So almost yung nipis neto, almost identical dito sa coil o dun sa magnet wire ng coil. So dapat pagkahanap kayo, yung ganito kanipis ang gamitin nyo. Kasi na-try ko na rin yung mas mataba neto, hindi siya gumana. So ang gagawin lang natin dyan, mag-loop lang ako dito. Yung magnet wire, i-loop ko dyan ng usually ang dapat ay 3 to 5 times. So ako, ang gagawin ko, 4 times kong i-loop yung magnet wire dyan. Tapos, ang napili kong pwesto na paglagyan, dito na lang sa pouch na ito. Itong aking kinonvert na key fob, dito ko ilalagay. So gagawin ko yan ng casing, kung saan yung casing naman na yon, gagawa rin ako ng loop ng coil. So ang mangyayari, parang yung loop dito, yung signal nyan parang tatravel lang papunta dito sa area na to. So ang una kong gawin ay yung munang pouch na papasukan nito, ipoporma ko rin siya dito. So gawin ko na muna yon. Ito na yung pouch na ginawa ko. Tuyo na siya kaya medyo namuti yung mga glue. Ang plano ko again ay dito sa location na ito. So ganyan lang. Tatabasin ko na lang para hindi masagwang tignan. Tapos ilalagay ko na yung coil and then siguro babalutin ko lang to ng electric tape. Ito namang magnet wire, mabibili nyo to sa mga electrical supply. Or minsan may mabibili rin kayo neto doon sa mga nagbebenta ng mga amplifier, speaker. Suggest ko na lang na bumili na lang kayo doon sa mga nagre-repair ng mga electric motor. Bumili na lang kayo kahit 5 to 6 meters para at least hindi rin kayo kapusin.
ako, malapit lang naman yung paglilipatan ko ng coil. Magkukuha na lang ako dito ng hanggang 4 meters. Yung microchip na ito ay dito sa area na ito nakakabit. Dapat pag nagawa tayo ng coil, tatamaan natin yung area na yon. Estimate natin yung microchip nasa area na yan. So dapat ipupwesto natin ito na tatamaan niya yung microchip. One, two, three, four. Tapos ibubuhol ko na lang dito sa dulo. Yung dulo nito, i-scrape natin yung coating. So, naibalik ko na itong center console. Ngayon, kung gusto nyong gayahin yung ginawa ko rito at hindi nyo alam kung paano alisin ang center console, meron akong video nyan. Ilalagay ko na lang yung link sa description box. So, itong magnet wire na ito ay igagapang ko dito sa loob. Ngayon, pagdating naman natin dito sa may ignition barrel, kung nasaan nahan dito yung immobilizer coil, maglo-loop din ako dyan. Kaparehas nung loop na ginawa ko doon sa pouch. So, sa pouch, ang ginawa ko, 4 loops. Dapat dito, 4 loops din ang gagawin ko. Gagamit ako nitong shrink tube para lang magkaroon ng insulation itong magnet wire. Itong magnet wire ay ipapatong ko directly dito sa immobilizer coil. Tapos maglo-loop ako 4 times. One, two, three, four. Para ma-secure ko ito, i-twist ko lang uli katulad nung ginawa ko dun sa pouch. So ito na yung kabilang side, medyo mahaba yung putol ko pero okay lang yan. Mas mahirap kasi kung kakapusin naman tayo. Itong isa na to ay kakaskasin ko rin, alisin ko rin yung coating niya.
testing ko lang kung may continuity siya. Pagduduktungin ko lang, ititwist ko lang ito. Tapos itong sumobra na ito, pasok ko lang uli dito sa loob ng shrink tube para hindi siya nakalitaw. Yung sensor na dati dito nakalagay, inalis ko. Kasi nga, hindi ko maisara ng maayos itong cover. So, nilagay ko siya dito sa area na to. Ito yung pouch na ginawa ko. Medyo namumuti lang. So, lalagyan ko na lang yan ng pintura para mag-block yung loob niya. Nagpa-duplicate ako ng susi kasi kailangan na ito nahandun sa on position. Ang purpose lang nito para hindi mag-block itong manubela. Tapos ko na ikabit yung smart start system dito sa Navara. So ngayon magpa-final testing na ako. Yung first part ng video, nag-testing din ako doon. Kaya lang nga, yung immobilizer, hindi ko pa yung nagawa ng fix. So ngayon papakita ko na sa inyo yung final. Tapos, nagkaroon nga pala ako ng paglilipat ng location para dun sa sensor. Kasi yung first video, dito ko nilagay. Kaya lang nga, nung ina-assemble ko na siya, hindi ko na ma-close itong cover dahil medyo makapal ng konti yung sensor. So nirelocate ko siya dito sa lugar na ito. Ganon din nga pala, reminder lang, actually 2 weeks ko nang ginagamit itong sasakyan. So yung mga unang gamit ko, lagi ako nagkakamali. Kasi nga, after kong i-tap ito dun sa sensor, itong key fob, hindi ko na isushoot agad dun sa pouch na ginawa ko. Minsan na, kung saan-saan ko lang ito na ipapatong. Tapos napipindot ko na itong push start button. So ang nangyayari, hindi siya nag-i-start. Kasi nga, walang ma-detect na microchip yung computer ng sasakyan. Eh dito pa man din sa Navara, once na hindi niya na-detect yung susi mo, kailangan mong mag-reset. So para mag-reset ka, kailangan sa battery, magtanggal ka ng isang terminal doon. Pwede yung positive o pwede yung negative. Maghintay ka ng 2 to 3 minutes bago mo uli ibalik. Pagka ginawa mo yon, nagre-reset yung computer. So pwede ka na uling mag-start. Pero ngayon, hindi ko na siya nakakalimutan kasi kumbaga nasanay na ako. Ganun din, ginawan ko actually yun ng fix. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yon kasi mas ginawa ko siyang mabilis mag-reset. Kasi kumbaga hindi ko na kailangan ng tools. Hihigpitan at saka luluwagan ko na lang ng kamay. Kung sa tingin nyo ay magiging hassle sa inyo yung ginawa kong ganitong klaseng fix sa immobilizer, pwedeng wag na kayo mag-relocate. Pwedeng i-bypass nyo na lang yon. So pag-bypass naman, yung microchip dito sa susi, ilapit nyo lang dyan yung microchip tapos lagyan nyo ng tape. O in that way, naandyan na lagi yung microchip. So pagka mag-i-start kayo, ito na lang ang kailangan nyo. I-tap nyo lang to sa sensor. Tapos itong key fob, kahit saan nyo naiwan to.
pwede na agad kayo mag-start. So again, nirelocate ko dito yung sensor. Yan, nag-beep siya ng twice. Ito namang key fob. So ilalagay ko lang dito sa pouch. So mag-start na tayo. Yung unang press ay para sa accessories. So ayan, nakita nyo naman, nag-on yung aking head unit. Nagfa-flash itong push start button. So second press, papasok tayo sa on position. Naka-on na yan, naka-ilaw na. Para mag-start, pipindutin ko ito, pero dapat yung pa ako ay naka-press dito sa brake pedal. Kasi kung hindi ko aapakan yan, tapos ipipress ko ito, mag-o-off lang uli itong smart start system. So pakita ko sa inyo. So ang nangyari, namatay siya, nag-off lang siya. So again, uulit tayo. Unang press para dun sa accessories. Second press para dito sa on position. Nakita yung odometer, nag-on. Ikatlo ay para sa start. Pakang ko uli yung brake. Ngayon pagka pinindot ko itong push start button, tatagalan ko siya ng 1 second. Pakiramdaman nyo rin kung umandar na yung makina. So hindi po pwede nung isang pindot lang, bitaw na, kumbaga hindi pa makaka-start yung makina nun. So papakita ko sa inyo. Ayan o. More than 1 second yung ginawa ko. Kasi nga, kumbaga umiikot pa lang yung starter nun eh. So kung bibitawan nyo agad ito, hindi magtutuloy-tuloy yung pag-start ng makina. Nasabi ko nga sa inyo, 2 weeks ko nang ginagamit itong sasakyan. So hindi na ako nagkakamali dyan sa key fob. Kumbaga nakasanayan ko na yung ano, yung sistema ko rito. Hindi katulad dati na almost 4 times akong nagkamali rito eh. Nalilito pa ako noon, pero ngayon sanay na ako. Nakita ko rin na pwede palang i-start ito na hindi ka dumadaan dun sa accessories at saka dun sa on position. Kumbaga hindi mo na kailangang pindutin ng 3 beses itong push start button. So ang gagawin mo lang, pag tinap mo yung RFID tag, apakan mo agad yung brake. Pagkaraan nun ay pindutin mo na itong push start button. Aandar na agad dyan, rekta na agad dyan dun sa start position. Kaya lang nga, hindi ko alam kung tama yun eh. Kasi may mga napanood ako sa YouTube, dapat daw pagka push start na yung sasakyan mo, hindi ka agad magre-rekta. Lalo na pag cold start yung sa umaga. Kasi sabi nila, yung mga kuryente nun, hindi pa dumadaloy. At pagka bigla kang nag-start, bigla ang pasok nun sa mga electronics. So sabi nila hindi raw maganda yon. So ngayon, lalabas muna tayo. Pakita ko sa inyo yung ginawa kong fix. Kasi nga, syempre kahit na nasanay na ako dito, baka magkaroon pa rin ng time na magkamali ako eh. So hindi na ako mahirapan sa pagre-reset. So ito yung ginawa kong fix. Nilagyan ko lang siya na itong star knob. So nabili ko lang ito sa industrial hardware. Pero marami akong nakita nito online sa Lazada at saka sa Shopee. Kung gusto nyo bili nito, search nyo lang yung star knob. Ang size bali ng tornilyo nito ay 8mm. So pagka i-reset ko siya, tatanggalin ko lang ito, hugutin ko lang, maghihintay lang ako ng 2 to 3 minutes. Pagkaraan nun ay ibabalik ko uli. Tapos higpitan ko na lang ng kamay. So ayan, ganyan lang kadali yung ginawa kong fix. Sana may natutunan kayo dito sa video natin ngayon. And if you like this video, please share, like, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video. So mga kaibigan, maraming salamat. Until next time, God bless. Yeah.